the rules and regulations of the Constitution. So, Kuya Mark, ano po ba ang legislative power? So, ngayon, Lala, Jade, ang pag-usapan natin ngayon, legislative power, but part one. Part one. Yes. Part one, kasi mahaba-haba itong legislative power. Mm-hmm. Power ng Congress, ano yung mga limitation ng mga power ng Congress, yung in aid of legislation, mm-hmm. paggawa yes. ng batas, paano gumawa ng batas, sino ba ang dapat gumawa ng batas? So yun ang pag-uusapan natin. Oh. Yung tinatawag na legislative power. Ano ba yung legislative power? Oh. Power to propose. Ayun. Power to enact. Mm. Power to amend. Okay. And power to repeal laws. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang mga congressman, mga senador, yun ang trabaho nila. Tagagawa ng batas. Mm. Tagapanday ng batas. Ayun. Hindi tagadikta doon sa executive department na isuspend ang SMNI. Mm. Yes. Pwede, hindi trabaho yun. Tama. Oo. Ha? Oo. Kasi very clear, under the principle of separation of power, bakit may prinsipyo tayo sa batas yung tinatawag na separation of power? Mm. Separation of power, ibig sabihin, executive, taga-execute ng batas, legislative, taga-panday o taga-gawa ng batas, judiciary, taga-interpret ng batas. Bakit may ganoon? Bakit may tinatawag na separation of power? Para hindi ma-focus ang power ng ating gobyerno sa isang department lang. Yes. Kasi kung ma-focus yun, ma-concentrate ang power, authority ng ating gobyerno sa isang department, prone to abuses yan. Mm. So that's why may tinatawag na check and balance. Yes. So, executive department, pag gumawa ng batas, i-implement na pwedeng permahan ng ating presidente, i-approve niya or i-veto niya, yun tinatawag na check and balance. Pwede rin sabihin ng Supreme Court na unconstitutional yan, yung ginagawa ng batas na yan. Yun. So yun yung tinatawag na check and balance. So, so ang purpose ng separation of power para hindi ma-focus ang power ng ating gobyerno sa isang department, kasi pag ma-focus yan sa isang department, prone to abuses. Oo, may mga ano, attorney, sino bang mas makapangyarihan? Itong legislative department ba, executive department, o judiciary department? They're co-equal branches. Dapat. Mm. O, kasi co-equal, ibig sabihin, hindi pwede diktahan ng Speaker of the House ang ating presidente. Oo, kasi eh. Hindi sila, they are co-equal. Hindi pwede diktahan ng presidente ang Senado because they are co-equal. Mm-hmm. Same also, hindi pwede diktahan ng Kongreso ang any executive department like the NTC yun. Yes. or the MTRCB, hindi pwede kasi they are co-equals. Ito ang prinsipyo ng separation of power na I don't know kung natandaan na nalaman pa ito ng NTC, ng MTRCB, na House of Representatives. That's why explain natin, ano ba ito na tawag na legislative power? Yes. Power to propose. Ano ba propose? Gawa ka ng proposal. Panukalang batas. Kaya nga sila, mga panukala. Power to enact. Mm. Power to amend. Baguhin ang batas. Power to repeal laws. Yun ang trabaho ng mga congressman. Ayan. Power to repeal laws. Pero sino po ba ang mga may legislative power ayon sa batas? Ang may tinatawag na legislative power, very clear yan, Lala, Jane, yung Congress. Mm. Congress, dalawa yan. Oo. Hindi lang ang congressman, lower, ha? Upper. Hindi ang mga congressman pwedeng i-repeal ang prangkisa ng SMNI. Kasi ang may power to repeal Congress, we say Congress, House of Senate and House of Representatives. Yes. In the Philippine government, we are in the bicameral system of government. We say bicameral, dalawa yung houses natin, co-equal houses. House of Senate, House of Representatives. So ang tanong ni Lala Jade, sino ba ang may power to exercise legislative power. Generally, kasi may exception. Ang general is Congress. House of Senate, House of Representatives, pero may exception. Ito yung tinatawag na People's Initiative. People's Initiative, it means the people themselves or the Filipino people can also propose law. Yes, ito yung tinatawag na People's Initiative. Like yung paggawa ng yung PIPA ngayon, ano yun? People's Initiative. Maraming version yan eh. O maraming version, ha? Okay. Gusto, People's Initiative. Ang iba naman, sabi ni Attorney Harry Roque, Bribery Initiative. Sabi naman ni Senator Bato, Politician Initiative. Ang kay Secretary Congressman Alvarez, ang tawag niya, Tambaluslos Initiative. So yung People's Initiative is also part of the legislative power. Mm. So it means, ang legislative power, Congress, House of Senate, House of Representatives, or sometimes
through people's initiative. Mm-hmm. But in people's initiative, kailangan dadaan pa yan sa referendum. Mm-hmm. It means, ang people may pipirma. Sa pag-Congress kasi, pag-batas, 10%, pag-proposal of the Constitution, 12%, di ba? Sa lahat, yes. Sa buong Pilipinas, then every district, 3%. So, proposal pa lang yan. After the proposal, i-approve through a referendum or through a plebiscite. Yun ang tinatawag na, that's still making laws. It means, the people, the Filipino people, can also make laws. Hindi lang ang mga congressman or mga senador through people's initiative. Pero hindi kailangan, attorney, na abogado, yung senador o congressman o yung taoman sa paggawa ng batas. Hindi kailangan na abogado. Ang priority na hindi requirement sa batas yan. But ang kailangan lang, may mga requirements sa batas but hindi kailangan abogado. But that is the requirement of the law. But politically, mas makatulong talaga kung ang congressman na yan, abogado, senador na yan, abogado. At hindi lang abogado, may pagmamahal sa bayan. Ayan. Totoo. Kaya iba rin talaga pag isang politiko may alam sa batas. Yes. Isang abogado, di ba? Kuya Mark, ano ba ang composition ng ating legislative department? Ang composition ng ating legislative department, dalawa kasi we are in the bicameral system, Lala. Bicameral. Bicameral. You see, bicameral, paggawa ng batas, hindi pwede si congressman lang mag-propose ng batas na i-amend ang ating ng frankisa ng SM&I, for example. Hindi pwede yan. Kasi kailangan may confirmation pa yan sa Congress. Kasi we are in a bicameral system. Ang legislative department, dalawang houses yan. Yes. House of Senate and House of Representative. House of Senate, mga senador. House of Representative, mga congressman. At pagdating sa pagboto, separate ba o dapat jointly? May mga instances under the Constitution that they will vote jointly. Okay. May instances that they will vote separately. Pag-usapan natin later yun. Ayun. Oh, yun.